Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Higit na isang buwan makalipas atakihin ng Russia ang Ukraine, patuloy ang pagbuhos ng suporta para sa mga Ukrainian. Kanya-kanyang paraan ang mga Pinoy para makatulong sa mga apektado ng giyera. Nagpapatrol, Chopper Pakardon. Walang sawat, halos linggo-linggo ang protesta sa Barcelona para tutulan ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sa mga placard, nakasulat ang mga mensahe ng pakikisimpatya sa Ukrainians at pagkundina sa pag-atake. Masakit para kay Karen Joy ang mga nababalitaan dahil nagtrabaho siya noon sa Russia. 2 years akong nagtrabaho. Then bumunta ako ng Barcelona. So parang ang sakit na isipin. Yung mga ganyan, maraming namamatay dahil sa kaguluhan. Panay rin ang kanyang pag-aalala at pangungumusta sa mga kaibigan sa Russia. Ayun nga, yung nireklamo nila na mababa na daw ang sahod. Yung dating sumasahod ng 50,000 Philippine money pag kinoconvert na. Ngayon na pumapatak na lang ng 25 to 30. Naglaan ang gobyerno ng Espanya ng 31 million euros bilang humanitarian aid para sa Ukraine at ibang bansa, gaya ng Poland at Moldova na kumukupkop sa refugees. Inanunsyo rin Spain Prime Minister Pedro Sanchez ang tulong na military weapons, medical kits at armored ambulance. Sa London, nakasabit ang bandila ng Ukraine sa mga simbahan, teatro at mga tanggapan ng gobyerno. Sa Allen Gardens sa London, makikita ang ilang obra na sumasalamin sa sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kanya-kanya naman ang paraan ng ilang Pinoy sa pagpapaabot ng suporta. Sa isang Filipino restaurant sa UK capital, sa bawat order ng kanilang calamansi juice, may donasyong mapupunta sa Ukrainian war victims. Nagtanghal naman sa isang Filipino bar sa London ang Pinay drag queen na si Mayumi. Ang kanyang kita ilalaan sa mga biktima ng giyera. Higit 10,000 naman ang nakiisa sa London Stands for Ukraine Solidarity March and Vigil mula Hyde Park hanggang Trafalgar Square. Magkakaiba man ng nasyonalidad at pananampalataya ang mga dumalo dito sa Trafalgar Square, pinagbubuklod naman sila ng iisang hiling. Ang manaig ang kapayapaan sa buong daigdig. Isa ang Pinay na si Cheryl sa dumalo sa rally, kasunod na rin ang panawagan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na lumabas at magprotesta. We the people are the victims, you know, the children and the women, war, and it's scary. Nakasulat sa mga placard ang mga mensahe ng pagsuporta sa Ukraine at pagtuligsa sa giyera. All backgrounds, all ethnicities, all nationalities coming together to send a powerful message. We stand with the people of Ukraine. Mula sa sentro ng bakbakan, nakiisa rin sa programa ang mayor ng Kyiv na si Vitali Klitschko. Patuloy naman ang pag-alala ng mga Ukrainian sa kanilang mga kababayan. I'm completely devastated. I believe that this shouldn't be happening in 21st century. Like, no country in the middle of Europe can just attack us in the middle of night without even declaring war. Naglaan ng 220 million pounds o mahigit 14.7 billion pesos ang UK government para sa Ukraine crisis. Kasama si Sandra Sotelo Aboy sa Barcelona. Para sa TFC News, Joffer Takardon, ABS-CBN News, London. Mistulang sagutan ang mga campaign rally sa iba't ibang bahagi ng Europa bago umarangkada ang overseas voting. Nagpapatrol, Europe at Middle East Bureau Chief Rose Eclarinal. Matapos ang kakampain rally sa makasaysayang Marble Arch sa London, sa Birmingham naman nagsama-sama ang Lenny Kiko supporters. Ito'y sa pangunguna ng Global Alliance Filipino Human Democratic Society at kakampings group na mula sa iba-ibang bahagi ng England. Nagmula sa iba-ibang sektor ang mga nagmarcha, karamihan health workers at nasa hospitality sector. Natiwala sa kakayahan at track record nina Lenny at Kiko at kanilang senatorial ticket. Sa Austria,
sa mismong sentro ng Vienna ginanap ang Unity March kung saan nakisali ang kakampink galing pa sa iba't ibang dako ng Europa. May sayawan at kantahan pa bilang suporta sa isinusulong na gobyernong tapat ng Leni Kiko Tandem. Masaya kami na mga taga-Vienna at nakarating din ang ating mga kakamping from European cities. Kaya nandito kaming lahat, nandito ang lahat ng kakamping for Leni Kiko. Dito ako ngayon sa Vienna. Kalilipad ko lang galing sa Roma para magpugay, magbigay dangal, sumaludo sa mga kakamping dito sa Vienna, sa Europa. Tinapatan naman ng supporters ni dating Senador Bongbong Marcos at kanyang running mate na si Mayor Sara Duterte ang rally ng mga kakamping sa ibang dako ng Vienna. Nagkaroon rin ng kantahan at may pa-zumba. Sa Ireland, tinatayang 200 Ilocano ang dumagsa sa Drumcondra Dublin para suportahan ang BBM Sara Tandem. Ikinasa ang rally ng Ilocano Irish Association, isa sa pinakamalaking grupo ng overseas Pinoy sa Ireland. We're all Ilocano, so we're supporting an Ilocano presidential team. Gusto rin namin siya dahil sa mga platforms niya, like ipagpapatuloy niya yung build. Agaw atensyon naman ng dayuhang ito na dumagsa sa Dublin para ipakita ang suporta kay Marcos. Oportunidad naman itong kumita para kay Natty para sa kanyang mga t-shirts. Ilang t-shirts ang nabenta mo today? The whole time. More than 500. More than 500. Yeah. Tapos yung mga buyers, taga saan? It's all over. All over Ireland. Yeah. Nag-rally rin ang Tangub Filipino Community Group. May BBM rally rin sa Limerick. Nagpaalala naman ang community leaders sa registered voters na siguraduhin tamang address na nakarehistro sa embahada. Ito'y para matiyak na matatanggap ang balota sa isang buwang overseas voting na magsisimula sa April 10. Kasama si Hector Pascua mula sa Vienna at Vanda Marie Brady sa Dublin. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Bida ngayong Abril ang mga pagkaing Pinoy sa iba't ibang syudad sa Canada bilang bahagi ng Filipino Restaurant Month. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Langhap na langhap ang amoy ng mga pagkaing Pinoy sa opisina ng Philippine Consulate General sa Vancouver. Nakalatag sa hapag ang mga tray ng lumpia, seafood dishes, kaldereta at iba't ibang bersyon ng sisig, ubi cake, turon at buko pandan upang mahikayat ang mga foodies na magpakabusog sa mga pagkain sa itatanghal na Filipino Restaurant Month ngayong Abril. Ang Filipino cuisine po is something na dapat ipakilala sa buong mundo, which is our food is really good and our taste is really great. Ipapakita natin not only to fellow Filipinos but even other Canadians of different countries wherever they went, they came from, na ang ating legit na Filipino cuisine na masarap at magugustuhan nila. Ang bawat set sa mga menu ay nagkakahalaga ng mula $20 hanggang $25 bawat tao. The sisig sandwich, it's smoked hog head with pickled onions, aioli, fried egg, lettuce, toasted brioche pan. Ang aking inasal, then inihaw na liyempo, then yung sa appetizer, yung fried lumpia, vegetables. And then yung sa dessert, buko pandan. Our entree would be the pork sisig or the chicken sisig. They can choose from either one. It comes with rice and fried egg. And it also includes a slice of our famous ube mousse cake. Handog naman ng Max Restaurant ay mga sizzling plate ng tofu, bistek, sisig at inasal. Pero pwede pa rin matikman ng mga suki nito ang hinahanap-hanap nilang Max Fried Chicken. Nag-create kami ng chicken wings para masama din yung core product ng Max's na
chicken. Sabay din sa simula ng festival ang pagbubukas ng mas malaking branch ng Pampanga cuisine na isang puntahan ng mga Pinoy dito. Our dine-in, our seating capacity. For the main dishes, we have sizzling sisig with crispy with an egg and garlic rice and also or caldereta. Binigyan naman ng thumbs up ng Filipino-Canadian chef na si Helen Pumato ang sari-saring pagkaing handog ng mga Pinoy restaurant sa Dine Out Festival. And hopefully, it's the first year. I think it's going to be a great experience for everybody. Inikayat ni Consul Annalyn Ratonel, siyang namumuno sa proyektong ito sa Vancouver, ang mga kababayan na kumain ulit sa labas ngayong nagluwag na ang COVID rules sa probinsya. We want to encourage everyone, yung mga Filipinos natin, to invite their foreign friends, yung mga kaibigan nila, yung second generation, third generation youth natin, na tangkilikin, iluminis kung ano ang Filipino food. Through this way kasi parang nainganyo na natin silang pumunta sa Philippines. Isasagawa ang kauna-unahang Filipino Restaurant Month mula Abril 1 hanggang 30. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Muli na namang napasaya ni Ding Dong Avanzado, Jesse Zaragoza at Jada ang fans sa California nang dalin nila ang kanilang Revelation Tour sa San Francisco Bay Area. Naging homecoming din ang concert para sa pamilya. Nagpapatrol North America Bureau Chief TJ Manoto. Pinasayaw, pinasaya, at pinakilig ng pamilyang mga awit na ito ang kanilang mga fans sa San Francisco Bay Area para sa Northern California leg ng kanilang Revelation US Tour. Kung saan hinatid nila Ding Dong Avanzado at asamong si Jesse Zaragoza ang kanilang mga paboritong kanta. Habang binid na naman ang anak nilang si Jada ang mga hits sa kanyang debut album. Naging homecoming din para sa pamilya Avanzado ang kanilang show sa Fox Theater sa Redwood City, California. Sa karating syudad na Vallejo sila nanirahan ng ilang taon at doon na rin pinalaki si Jada. I'm just so excited, so pumped up because we are finally back in the Bay Area. We are finally home! San Francisco or just the Bay Area in general holds a special place in my heart. Since I grew up in Vallejo, meron pa mga taga-Vallejo dito! Woo! I love it! Bay Area, represent! Well, this is my first time actually being back in the Bay since, actually it's been 3 years since the pandemic, so it really is a privilege to be standing here right in front of you all, doing what I love, which is music, singing, and performing. So, thank you guys so much for being here tonight. Like, there was just so many entertaining parts. I love seeing Jada, and like, Rocket was like one of the songs I wanted to see, and I got to see it live. Bumida din ang ilang fans sa sing-along portion ng concert. At meron pang opening act ng up-and-coming Philam Twin Talents na sina Jeremy at Justin Garcia. It was super exciting and we had such a great time. Ang two-leg Revelation US Tour ay hudyat ng pagbabalik sa live events ng TFC simula na magka-pandemya. At nagsilbing fundraising din ang event para sa ABS-CBN Foundation International na patuloy na tumutulong sa mga pamilyang nasaranda ng Bagyong Odette. You guys are amazing! Thank you! We love you, Bay Area! Thank you so much! We'll see you next time! Maraming salamat po sa inyong lahat! Good night, everybody! Para sa TFC News, TJ Manoto, ABS-CBN News, Redwood City, California. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log-on lamang sa news.abs-cbn.com/TFCnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sumali sa protesta ang mga PhilAm nurses ng ospital sa California, USA
Ito'y para kondinahin ang umano'y hindi maayos na pamamalakad at hindi patas na pagtrato sa mga staff ng naturang ospital. Nagpa-patrol, Henny Espinosa. What do we want? Change nothing! What do we want? Itong panawagan ng mga PhilAm nurses na nakisali sa isang araw na welga sa kanilang ospital, ang Seton Medical Center, dahil nais silang ipaglaban ang patient care. Ayon sa mga nagprotesta, hindi sapat ang medical staff sa ospital. We are wanting to hold AHMC accountable. We want them to provide with us safe staffing, patient safety, and we're looking for to be able to have a fair contract to recruit and retain new nurses here. Binili ng American Healthcare Management o AHMC ang Seton noong 2020 mula sa Verity matapos itong mag-file ng bankruptcy. Ayon sa mga nurses, wala naman magandang pagbabago sa ilalim ng bagong management. Sa katunayan, mahigit 65 mga nurses ang umalis sa Seton sa loob ng 2 taon dahil sa umano'y poor working conditions. This hospital has gone through a lot. We've gone through bankruptcy, different sales. Even with the COVID-19 pandemic, we've had the inmates here from San Quentin. And so during that whole time, we did not have enough staff to cover the floors. In the ICU, we work with 2 patients, but there were times that when we had to work with 3 patients, and I think that's unsafe because it's critical care. Patients are critical, and so they need that one-to-one attention. Base sa report ng Cron 4, ayon sa administrator ng Seton, nag-hire na sila ng halos 200 mga bagong employees mula sa nakaraang taon at marami dito ay mga registered nurses. Patuloy din umano ang contract negotiation sa pagitan ng nurses at ng ospital. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Mas pinaigting ang pagtulong at pangangalaga sa mga OFW sa Qatar sa pagsali puwersa ng 2 malaking Filipino organizations kasama ang Philippine Overseas Labor Office o Polo sa Qatar. Nagpapatrol, RD De Leon. Nagsanibwersa ang Filipino Association of Manpower Services o PAMS Qatar at Helping Empowering Recognizing OFWs o Hero Qatar para mas lalong matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawang Pinoy sa Qatar. Ang grupo po namin ay binubuo ng mga representative ng mga recruitment agencies na ang layunin ay maprotektahan ang aming mga deployed domestic workers, not just the domestic workers, pati po yung mga overseas Filipino workers. Layo ng 2 grupo na mas mapagtuunan ng pansin ang mga hinaing ng mga OFW sa Qatar. Napaka-importante po nito doon sa ating mga kababayan na hindi sinuwerte sa kanilang mga employer na agad-agad po natin bibigyan ng action through PAMS. Yung mga domestic workers po natin dyan, ulitin ko po na takot isuplong sa amin yung kanilang agency. Huwag po kayong mga takot ngayon. Andito po yung PAMS Qatar. Willing po kaming mag-assist po sa inyo. Kaisa sa paglagda ng kasunduan sina DSWD Representative Perlita Panganiban at Labor Attaché to Qatar, Adam Musa. Pag magtulong-tulong tayo, magbayanan tayo, marami tayong magawa para kay gaganda na industriya. Nagbabala si Labor Attaché Musa sa mga mananamantala sa mga OFW. Hinimok din niya ang kooperasyon ng lahat para sa kapakanan ng mga OFW. Let me tonight, that will serve as, you know, the start of our collaboration. That will start as a warning to those who are traffickers, impostor, claiming to be working for the benefit of the workers, but actually not. Para sa TFC News, RD De Leon, ABS-CBN News, Doha, Qatar. Pinarangalan ng isang Filipino restaurant sa Toronto, Canada ang 5 Pinay dahil sa natatangi nilang galing sa napili nilang mga larangan. Nagpapatrol, Rowena Papasin. And yeah, Pinay tayo. Napuno ang restaurant na ito para ipagdiwang ang mga kahangahangang Pilipinas sa Toronto.
Pinarangalan sa event na tinawag na Pinay Tayo ang ilang Pilipinang nag-iiwan ng kani-kanilang marka sa iba't ibang industriya. All the hard work that been doing for the last 2 years, I felt like this is the best time to celebrate us, celebrate Pinay and all our hard work, and continue to connect and support each other. It's just so exciting that we have this sort of power panel and to be able to hear their stories and their journey and get some inspiration moving forward. Isa sa mga pinarangalan ay si Richie Valdez na gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pinay na nahalal na Member of Parliament sa Canada. Umaasa si Valdez na makapagbibigay siya ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Filipino-Canadian leader. Through seeing what's possible, can it help people look within themselves and say, yes, I want to do the same thing. I want to be like that or I want to be like them and do it in my own way. Kasama rin sa mga pinarangalan ang multi-awarded director na si Priscilla Galvez at ang Toronto correspondent ng TFC na si Christine Santos. I'm still hustling. I'm still working like, you know, 14 to 18 hours a day. Tumanggap din ng award si Arlene Oliveros na siyang unang Pinoy sommelier sa Canada at si Sherry Yu na isang executive sa Prominenteng Foundation. I have seen my life from both ends of the spectrum. I have lived in both poverty and affluence. Hence, when I say I have seen it all, it often comes with a deeper reflection on life. My Filipino heritage is such a big part of who I am. And in that journey, I realized that's actually where I got my strength. That's actually where I learned my skill. Umaasa ang mga organizer ng Pinay Tayo na magiging taunang tradisyon ito upang kilalanin ang iba pang Pinay na nagtatagumpay sa kani-kanilang larangan. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Toronto. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kinasuhan ng mga miyembro ng LGBTQ rights advocates ang Florida at ang gobernador nito dahil sa kontrobersyal na Don't Say Gay Law ng US State. Giit ng mga kritiko, nilalabag ng batas sa mga karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ community. Nagpapatrol, Don Tagalan. Nagsampa ng kaso ang ilang LGBTQ rights advocates laban sa Florida at sa governor nito na si Ron DeSantis para ipahinto ang tinaguriang Don't Say Gay Law sa Sunshine State. Ayon sa bagong batas, bawal lang ituro sa classroom ang anumang usapin tungkol sa sexual orientation at gender identity sa mga batang nasa kindergarten hanggang grade 3. Ayon sa kasong isinampa ng Equality Florida at ng Family Equality, labag sa mga karapatan ng mga mag-aaral at ng kanilang pamilya ang nasabing batas. Sinusubukan daw nito alipustahin, patahimikin at burahin ang mga miyembro ng LGBTQ sa public schools. Iginiit sa lawsuit na batay sa academic freedom, protektado ng First Amendment ang karapatan ng mga mag-aaral na makatanggap ng tamang impormasyon at ideya sa loob ng paaralan. We're actually putting confusions on the younger generation. Like they're seeing in publicly the pushing for acceptance. We have last week we just had our Tampa Pride. You know, it's the first in this season, and now after a few days, the Don't Say Gay came out. From the word itself, na acceptance. I believe everybody na under early age na maiintindihan na nila yung gender identity nila. I believe they have that right to be accepted. Ayon sa LGBTQ members, imbis na isulong ang mga karapatan ng LGBTQ community, inuurong pa daw nito ng controversial na Don't Say Gay Law. Giit din ng LGBTQ allies ang paaralan na isang safe space dapat para sa mga kabataan, lalo na sa mga nalilito pa sa kanilang sexual orientation o gender identity.
to have a safe environment where you can talk about those things, ask questions, and feel comfortable around your peers and trusted adults, especially if you don't have that sort of safe environment at your home, is so important. And so my personal feelings about this bill are that it takes away a lot of that safe space. Matapos pirmahan ni Governor DeSantis ang batas, nangako noon si President Joe Biden na patuloy na ipaglalaban ng kanyang administrasyon ang digdidad at oportunidad para sa bawat mag-aaral at ng kanilang pamilya, hindi lang sa Florida, kundi sa buong Amerika. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, Tampa, Florida. Nagtanghal ang Los Angeles Clippers sa Filipino Heritage Night na nakansela noong nakarang taon dahil sa pandemya. Nova Patrol, Henny Espinosa. Simula ng pandemya, ibinalik ng Los Angeles Clippers ang pagdiwang ng Filipino Heritage Night at kasama sa mga nakisaya, ang isa sa mga film players ng NBA, ang Utah Jazz point guard na si Jordan Clarkson. My first time at any Filipino night. I don't think there was ever a Filipino night of anything where I was growing up. And this is great, man. I feel, wow. Ang R&B king naman ng Pilipinas na si JR nag-alay ng kanyang rendition ng Star Spangled Banner. I was born and raised here in Los Angeles and went to the Philippines to start a career. And now I'm back here doing Filipino Heritage Night, representing for the Philippines as the king of R&B. I can't be more proud. Samantalang Grammy-nominated rapper na si Guap Dad 4000, na isa ring Phil-Am, naghain ng kanyang hit single na Chicken Adobo sa halftime show. I'm so honored. It's a big privilege to be able to perform in front of a crowd this size. I just got off tour for a sold-out tour, mostly over the U.S., and we didn't play anything this big. So I'm just trying to stay focused and contain my excitement. Ilan pang mga celebrities tulad ni na Jokoy, Easy Mill, AJ Rafael at Alisa Navarro ang sumali sa mascot na si Chuck the Condor sa pagbigay ng mga t-shirt. I think everybody's excited to be out and about, even at a basketball game. I'm glad I got to bring my dad out. I think it's his first time to actually see a Clippers game, so I think we're all happy just to be with our fellow Kababayan. Oh, it's pretty cool. It's my first night here, so it's just super surreal. Sa huli, nanalo ang Clippers laban sa Jazz 121-115. Si Clarkson naman ay umani ng 17 points. Ang nalikom namang pera sa ticket sales ay mapupunta sa Super Typhoon o debt relief efforts ng ABS-CBN Foundation. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Nakilahok ang ilang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia sa kauna-unahang full 42-kilometer Riyadh Marathon 2022. Mula Riyadh, Saudi Arabia, nagpapatrol Lyndon Abalye. Pamilya, magkakaibigan at iba't ibang lahi at edad ang sumabak sa unang 42-kilometer Riyadh Marathon 2022. Kasama rito ang ilang mga Pinoy na excited lumahok lalo't matagal na tigil ang malaking sports event sa Saudi Arabia dala ng pandemya. Inorganisa ito ng Saudi Sports for All Federations na suportado ng Ministry of Sports alinsunod sa Quality of Life Program Vision 2030. Ito ay sa patuloy na pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases at mataas na bilang ng mga nabakunahan sa Saudi. Layo ng organizers na mahikayat ang mas marami na maging fit and healthy. Masaya rin ang mga Pinoy runners na makakasama muli ang kanilang mga kaibigan. Nag-enjoy po kami lahat dito at good for physical and mental health po ito. Hindi naman nagpahuli ang Pinay nurse na si Rhea Marapaw na isa sa 10K-kilometer finisher sa Riyadh Marathon. Natutuwa rin siya sa pagbabago at pagluluwag ng Riyadh sa mga babaeng runners. Makikita mo yung progress ng bansang ito na unti-unti nag-open at saka nag-aalaw na silang babae na sumali. It's empowering. Hindi na bawal din sa babae as long as hindi ka naka-shorts. Pero bago naging fitspiration, ibinahagi niya ang kanyang weight loss journey mula sa pagiging overweight noon. I started running like noong 2014, pero not immediately into running, right? First,
back then, overweight ako na bata. Until may ako na seminar, nakita yung BMI ko and everything, and they told me na you should do something as early as you now kasi bata ka pa naman. Yun. So, gradually, I pushed myself to start walking. Payo niya, sa iba rin gustong magbawas ng timbang. You are the one who has to help yourself in that first place. Then later on, once na na-realize mo that you want to help yourself, that's it. Little by little. And then, what else? You should also think about your physical well-being because later on, your body will thank you. Aabot sa 10,000 runners ang sumabak sa matagumpay na Riyadh Marathon. Para sa TFC News, Lindon Abali, Riyadh, Saudi Arabia. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilang araw po bago ang simula ng overseas voting, mas naging masigasig pa sa pagsusulong ng mga campaign rally ang mga taga-suporta ng mga kandidato sa halalang 2022. Mula po Espanya, nagpapatrol Sandra Sotelo Aboy. Bagamat makulimlim at may nagbabadyang pag-ulan, itinuloy ng UNITIM supporters ang campaign rally sa Barcelona, Spain. Ilang araw na lang kasi, simula na ng overseas voting. Nagpamisa ang grupo sa parokya de San Agustin para sa isang mapayapa, malinis at tapat na halalan. Matapos nito, nagpunta ang higit 100 supporters sa Plaza Catalunya para isigaw ang suporta sa tandem ni Bongbong Marcos at Inday Sara. Umaasa po kami na kung sakaling manalo ang aming presidente, ang ating presidente ay magbabago ang ating bansa. Sa France, sa likod ng Eiffel Tower sa Paris, nagsama-sama ang higit 300 BBM Sara supporters sa huling weekend ng kampanya. Kinakatawan din ng mga dumalo ang UNITIM Luzon, Visayas, Mindanao. Noong panahon ni Apo Lakay, kami ay, ako ay nagsilbi sa Ministry of Agriculture at kami ang masagana 99. Ang pagrarally namin dito ay walang halong galit sa ibang kalaban o anuman. Basta suporta lang. Yan ang mahalaga sa atin. Kahit sino man nanalo, suportahan natin. Sa Oslo, Norway, nagtipon din sa campaign rally ang nasa 100 miyembro ng BBM Sara Norway chapter. Inawit din ng supporters ang campaign song ni Marcos Jr. Kahit na tayo nandito sa may pinakamalayot na sa pinaka-Northern Europe, ay marinig rin yung ating boses ng ating pagsusuporta sa BBM Sara na team. Habang sa UK, muli ring nagdaos ng UNITIM UK Grand Rally sa Marble Arch sa London noong April 3. Ayon kay Gloria de Guzman, Pangulo ng BBM Sara UNITIM UK, halos 1,000 supporters ang nakiisa sa aktibidad. Tumingkad pa ang pamosong cherry blossom sa Bonn, Germany. Nadagdagan kasi ng kulay rosas ang paligid ng magtipon-tipon ng mga kakampink na OFWs at ibang supporters ng Lenny Kiko Tandem. Naging emosyonal naman ang ilang kakampink sa kanilang pagpapahayag ng suporta kay Robredo. Tiwala sila sa isinisulong ng tambalan. Nasa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Kasi si Lenny yung may puso para sa lahat ng tao. Wala siyang pinipili. And gusto niyang magserbisyo. And tinutulungan niya yung mga tao sa laylayan na sobrang kailangan ng mga Pilipino ngayon.
Mula pa sa iba't ibang parte ng Germany nang galing ang mga Pinoy kakampings na nagkaroon pa ng after party matapos silang maging magkakilala sa rally. Malinis yung track record kasi nila. So, ano, wala silang bahid ng ambisyon. Ambisyon man, oo, may ambisyon pero para sa Pilipino talaga. At kahit daanan ng mga sasakyan ng lugar, nakuha pa rin ng Lenny Kiko supporters na isigaw ang suporta sa tandem. Bakit si Lenny, si Kiko? Una sa lahat, wala silang bahid na korupsyon. Hindi ako naniniwala sa lesser evil. Pangalawa, meron silang kakayahan. Sabi nga sa kanta, husay, tibay, puso at tapat. Kasunod ng campaign rally sa London at Birmingham, nagsama-sama rin ang taga-suporta ng Lenny Kiko tandem sa Gloucester, England. Nag-alay ng misa sa St. Peter's Catholic Church ang mga kakampink bago ang simpleng pagtitipon sa tanyag na Gloucester Cathedral. Ayon kay Steve Hontiveros Canete, pinuno ng Lenny Kiko supporters sa Gloucestershire, may halos 300 kakampings sa Gloucester at mga karatig lugar. Hiling ng grupo na maging malinis at maayos ang halalan. Kasama sina Jessica Gross, Joffer Tacardon, Bong Agustines at Marcos Camas. Sandra Sotelo Aboy, ABS-CBN News, Barcelona, Spain. Ibinida ng mga Pinoy sa Korea ang ilang awit at essay na sumasalamin sa katatagan sa gitna ng pandemya. Nagpapatrol, Jeffrey Madato Kalimag. Kahit may pandemic, ipinakita ng mga Pinoy sa Korea ang kanilang katatagan. Lumutang din ang kanilang pagkamalikhain gaya ng pagsusulat ng essay at pagbuo ng mga kanta. With honor and pride that we present to you Katatagan, the tales of faith, strength, and resilience of Filipinos in South Korea. It is a COVID special made specially inspired, written, and produced by the Filipinos living in South Korea. Mga orihinal na komposisyong awitin at essay ang ibinida ng mga Pinoy sa contest na ito na may temang katatagan. Ang mga nanalong likhang kwento at kanta sa contest ay sumasalamin sa mga iba-ibang karanasan sa panahon ng pandemya. Ito po ay may 13 winning essays or entries written by migrant Filipinos in Korea and also 3 original Filipino song compositions also sent in by Filipinos in Korea. So it gives you an idea of the talent and the passion and the dedication of our Filipino community here. Sa 80 entries na natanggap namin, lalo kaming pinahanga sa mga personal na kwento at damdamin na nakaloob dito. Kasama ang Association of Filipino Educators in South Korea, ang sabi namin, kailangan itong mailathala sa coffee table book para ma-document at ma-celebrate ng mas marami pa ang katatagan ng mga OFW. Ayan. Thank you po, ma'am. Thank you so much. Isang karangalan naman ang maging parte ng paglathala ng isang napakabuluhang adhikain. Kung may isang bagay akong natutuhan mula sa mga essays na nabasa ko, iyon ay ang punto na life goes on with or without COVID. Iyan ang lumalabas na common message. This is like a gift to the Filipino community in Korea and also a celebration of their resiliency, the bayanihan spirit, very strong community spirit here in South Korea. Napakahalaga at makabuluhan ang mensahe ng mga essay at kanta lalo na sa panahon ng pandemya. Ito ay isang regalo sa mga overseas Pinoy. Itatagan ng loob, pamamahal sa pamilya. Joffrey Matapo Kalimab, ABS-CBN News, South Korea. Bumida po sa Paris Fashion Week ang original collection ng US-based Pinoy designer na si RC Kailan. Plano niyang bumisita ng Pilipinas para makatulong din sa local textile industry. Nagpapatrol, Cory De Jesus. Classy, sophisticated, at elegante ang mga disenyong ibinida ng US-based Pinoy designer na si RC Kailan sa nakaraang Paris Fashion Week.
ginawa ang fashion show sa The Terrace Renaissance Paris Arc de Triomphe Hotel na isa lang sa maraming shows na dinarayo sa Paris Fashion Week. Ibinahagi ni Kailana ang inspirasyon sa kanyang Clover Collection. I got the inspiration from COVID time. So my house is in front of a yard, a huge yard, which they we bloom a lot of clover leaf. So I took the inspiration from the clover leaf. So yun po naging inspiration ko ng collection na ito. And right now it's something for me that I'm proud of, that I'm able to showcase as a Filipino here first time in Paris Fashion Week. Galing sa iba-ibang bansa sa Europa ang mga materyales na ginamit ni Kailan. The text has a lot of sheerness, a lot of lightweight. Clover itself is when you find a gold clover, so it's a lock. So I love the concept of this collection. I'm a Filipino. And to being here, it's a dream come true. Bilib din sa Pinoy designer si Miss Oregon 2022 at iba pa niyang modelo. He's a genius. I think he does an incredible job designing, and I'm so proud that I get to wear one of his designs at Miss USA later this year. We're here to represent the community, and I am doing my own thing, walking on. I'm here at Paris Fashion Week. Being a trans shouldn't stop them from achieving their dream, and that's why I'm here to inspire people and inspire them to be who they are, and they should never ever be ashamed for being who they are. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaibigan na galing pa sa iba-ibang parte ng mundo. It's amazing, especially the ball gown collection and the jackets with ostrich feather are all amazing, and I'm quite impressed. All the way from Chicago, yes, to support RC because we love him and he's amazing, and the clothes are fabulous. Pretty spectacular, yeah. Dream come true. Bukod sa Paris Fashion Week, umabot na rin sa malalaking publications ang Clover Collection ni RC tulad ng Elle Italy, Harper's Bazaar Spain, Marie Claire Italy, Fashion Magazine Italy, The Impression, Woman Madame Figaro at Amica Italy. Sa gitna ng tagumpay abroad, plano ni RC na magbalik Pilipinas ngayong maluwag na ang COVID restrictions. Balak niyang makipag-ugnayan sa local textile owners sa kanyang probinsya. I'm from Batangas, so a lot of taal, labor ng taal. I love to encourage using our own to be empowered, and we can also help others. It's great, you have to lift up each other, be together, and being proud Pinoy. 5 taon pa lang si RC sa pagiging fashion designer sa US, at sa loob ng panahong ito ay mahigit ng 100 Hollywood personalities ang kanyang nabihisan. Patuloy aniya siyang magsisikap to break the barriers at makalikha ng original, world-class at funky designs. Para sa TFC News, Cory De Jesus, ABS-CBN News, Paris, France. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, atid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, Kamilya! Mabuhay, Kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Higit na 36,000 nurse ang kakailanganin sa Canada sa susunod na 6 taon. Ito'y kasunod ng pagretiro ng maraming nurse doon. Sa kabila nito, nananatiling malabo kung kailan pabibilisin ng Canada ang pagtanggap sa mga internationally educated nurse gaya ng mga galing sa Pilipinas. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Maraming paghamong kailangang lampasan ang mga Pilipinong internationally educated nurse bago nila ma-practice sa Canada ang kanilang propesyon. Kasama dito ang napakatagal na paghihintay para sa kanilang assessment, ang kawalan ng spot na laan para sa kanila sa mga nursing school, at ang bigat ng gastusin para matupad lang nila ang kanilang pangarap. If you go ahead and start the process of applying and then only to find out later on that you did fail your conditions. Right. It's a lot of time and money, right? So this is the most common barrier.
Sa isinagawang Filipino Nurses Convention ng Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver, napag-alamang aabot sa 6,000 ang bilang ng mga Pinoy IEN na hindi pa rin nakakakuha ng trabaho sa mga ospital dito. Sinabi ni Walter Lumamba ng BC Nurses Union na gusto nilang gumawa ng paraan ang BC government upang mapaikli ang proseso para sa mga nurse na ito. How are you going to address the shortage of nurses, right? So opening a seats is a good point. They have 602 that will start next year. And how are we going to provide the nurses? That's a long term, and maybe how about the short term at this point of time? Because nurses are struggling. May mga panawagan rin na bigyan ng BC ng tulong pinansyal ang mga IEN, lalo't marami ang hirap kumita ng sapat para suportahan ang kanilang pamilya dito habang ginagastosan din ang kanilang edukasyon. Suggest to the BC government to look at Manitoba, which is offered $23,000 as funding for those who want to bridge, to fix their credentials from international educated nurses to credential nurses in Canada. Kinilala naman ni Mabel Elmore, isang Filipino-Canadian na mambabatas, ang mga ginagawang sakripisyo ng mga IEN. Aminado siyang dapat talagang dagdagan pa ang tulong para makapasok sa mga ospital dito ang mga foreign-educated nurse. Sa pagtataya ng mga job forecasts sa Canada, aabot sa mahigit na 171,000 nurse ang kakailanganin ng bansa hanggang sa taong 2028. Mahigit na 20,000 nurse naman ang kakailanganin ng BC hanggang 2031. Samantala, para sa mga kababayang nurse na nagre-review para sa kanilang English test, sinabi ng konsulado na pwede silang makatulong sa mga ito sa pamamagitan ng mga libreng language lesson sa kanilang tanggapan. For people who want to review for CLPEP, they just need to contact the Overseas Workers Welfare Office and we will be happy to arrange tutoring sessions. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Binigyang pugay sa siyudad ng Glendale, California, ang kontribusyon ng mga Pinoy sa pamamagitan ng isang monumento. Para sa mga opisyal, sinisimbolo din ito ang pagkakaibigan ng Glendale at Filipino community. Nagpapatrol, Kenny Espinosa. 1, 2, 3! May bagong monument sa Glendale, California. At ito'y kumikilala sa mga kontribusyon ng mga Pinoy sa siyudad. 2 taon ding pinagplanuhan ang tinatawag na Filipino-American Friendship Monument ng grupong Filipino-American Business Association of Glendale o FABAG. At ito'y makikita sa labas ng Adult Recreation Center sa downtown area. 30 taon na ding aktibo ang FABAG sa mga outreach program, community service, at cross-cultural collaboration sa siyudad ng Glendale. It's a Pinoy pride for us. We are really very happy. And this is friendship, gratitude, commemoration, tribute. Name it, we have it in this monument. Tinatayang may 15,000 mga Pilipino ang naninirahan sa Glendale o 7% ng 200,000 na residente. Ito ang kauna-unahang Filipino landmark sa Glendale. My heart is filled with gratitude to the city officials of Glendale, to the business leaders of Glendale, to the Phil-Am community in Glendale, to the American mainstream for the support that you have given to this project. Thanks to you, we now have a beautiful Filipino-American friendship monument. This will not just symbolize friendship, this will symbolize dedication. The dedication of this Filipino community to bring a project like this together, to stay together for 32 years, that in itself is an accomplishment. Samantala, noong nakaraang linggo, sa siyudad ng Los Angeles naman, ay na-install na ang historic Filipino Town Gateway sa Beverly Boulevard. Ilang taon din itong plinano at na-delay pa ang construction ng dahil sa pandemya. Magkakaroon ng ribbon cutting para dito sa May 7. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Dinayo ng fans ang global premiere ng Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore sa London. Excited ang mga bida sa pagbabalik nila sa red carpet at pagbubukas ng mga sinehan.
Exclusive, nagpapatrol Europe at Middle East Bureau Chief Rose Ecarinal. Matapos ang mahabang lockdown shooting, excited ang mga bida ng Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore sa pagbabalik sa sinehan ng pelikula. Ayon kay 2013 Cannes Best Actor Mads Mikkelsen na gumaganap bilang Dark Wizard Gellert Grindelwald, apektado rin ang mga artista ng pandemic. Obviously, everybody wants to get back to their life. We just constantly had to remind ourselves that people out there have lost their jobs. We are very, very fortunate. The wizarding world is about witches and wizards and magic, and there is some escapism there. And also, I hope that they get to enjoy the film and kind of escape reality for a bit. Mainit namang sinalubong ng fans ang world premiere ng pelikula sa Royal Festival Hall, London, kung saan nag-host si Tom Felton na dating gumanap bilang Draco Malfoy sa Harry Potter movies. Present din ang Fantastic Beasts creator na si J.K. Rowling at mga bida sa pangunguna ni na Eddie Redmayne at Jude Law na nakiselfie pa sa mga fans. Game naman na nagbigay ng one-liner tungkol sa cast ang direktor na si David Yates. Just one word for all these actors that you've worked with. Jude Law. Jude Law, adorable. Eddie Redmayne. Workaholic. Ezra Miller. Delightful. Dan Fogler. Funny. Alison Sudol. A sweetie. Jessica Williams. Funny. Sabi ni Yates, sa karakter ni Newt siya humuhugot ng inspirasyon bilang direktor. And I could relate to Newt, you know, as a very shy kid growing up in the north of England. Newt suddenly sort of resonated with me. Sa ikatlong installment ng Fantastic Beasts, sa sentro ang kwento sa malaking pagsubok sa wizarding world dahil kay Dark Wizard Grindelwald. Kaya may special mission si Newt Scamander na ginagampanan ni Eddie Redmayne. At sa pelikulang ito, malalaman ang mga sekreto ni Professor Albus Dumbledore na minahal ng Harry Potter fans. Everybody in the Philippines, and thank you for watching our movies. We hope you enjoy this one. It's the best one. Everyone in the Philippines who are fans of the film, come see it. Ipapalabas ang Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore sa Pilipinas simula April 16. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!